mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rin eh. Sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi niyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya, huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Noon pa man, hanggang ngayon, at hanggang sa mga susunod pang panahon, ang dami nang nagpapakilalang sila ay sugo ng Diyos o sila ang Diyos. Yes, hindi na po bago yan. So much so nasasabihin nila na si Jesus ay isa lamang na propeta. Tagapaghanda lang nila. So, merong mga hindi natapos si Jesus, sila nga magtatapos. Ganon? So kayo pala ang sakalam, ang malakas, ang mainam, ang magaling, ang makapangyarihan, at hindi si Jesus. Kasi, it will follow na ang mga ginawa ni Jesus ay hindi pa sapat. Kaya nga itutuloy nila ang lahat. Ang logical kong tanong dyan ay simple lang. Tanga mga bang sila ay mas malakas pa, mas mainam, mas magaling, mas mabuti, mas makapangyarihan kesa kay Jesus na kanilang sinundan? Bakit? Nakapagpapagaling ba sila ng kahit anong sakit ng tao? Nakapagpapalayas ba sila ng maraming mga demonyo? Nakalalakad ba sila sa ibabaw ng tubig? Nakagagawa ba sila ng mga himala at milagro? Nakabubuhay ba sila ng patay? At higit sa lahat, kaya ba nilang sabihin, na kapag namatay ako, bumilang kayo ng tatlong araw, hindi nyo na ako makikita sa nidyo ko. Hindi. Hindi nila kayang sabihin yun. Kasi hindi nila kayang gawin yun. Isa pa, si Jesus, ang kanyang pangalan, ang siyang maliwanag na sinasabi sa banal na kasulatan. Nandiyan ang kanyang angkan, ang bayan na kanyang pinagmulan, ang mga taong kanyang nakasalumuha, nakatala na lahat dyan. In fact, natala ang mga pangalang yan dahil kay Jesus lang, dahil sa connection nila kay Jesus lang. Pero yung pangalan na mga mapagpanggap na yan, makikita ba natin sa banal na kasulatan? Pilit nilang kinokonekta kahit ang mga sense na sinasabi ng Biblia ay binabaluktot na nila. Talaga namang kikilabutan ka. Kasi ang alam kong nagsasabing sila ang Diyos o sila ang sugo ng Diyos ay nasa mental lang talaga. Sabi nga nung isang pasyente dati sa kanyang kapwa pasyente, ako ang sugo ng Diyos. At sabi nung isang pasyente, paano mo natiyak? Sabi nito, nakausap ko ang Diyos. Sabi niya, ako daw ang sugo niya, kaya ako ang sugo ng Diyos. Sabi nung kausap niyang pasyente, hindi pwedeng mangyari yan. At sabi nung isang pasyente, at bakit mo naman sabi yan? Sumagot ito, dahil wala akong sinasabi sa iyo na kanya. Ay, mas matindi yan. Siya pala ang Diyos. So, akala ko nasa mental lang ang mga taong ito, eh, nakalabas na pala at nanloloko. Ang mas matindi, nakapanloloko, nakapanlilin lang ng tao.
sila yung mga taong pupwede mo sabihin, Brad, tulog lang ang kailangan mo. Itulog mo yan, o gutom ka lang, ikahain mo yan. Pero wag ka, pinaniniwalaan, sinusundan, sinasampalatayanan. Now, pwede mong sabihin sa akin na, Father, ano ang kinalaman ito sa akin, sa atin? Sapagkat maliwanag naman para sa atin na si Kristo ang siyang Diyos, si Kristo ang siyang anak ng Diyos, si Kristo ang Panginoon at Hari natin. Well, it's one thing to say that. It's another thing to really believe that. Kasi aminin natin sa hindi, minsan, iba ang pinapanginoon natin. Nandiyan ang material na bagay tulad ng pera. Akalain mong may mga taong gagawin ng lahat para lamang sa pera. Kahit pa gumawa ng masama para lamang sa pera. At may mga taong kapag naubusan o nagkukulang sa pera, ay nawawala na ng pag-asa. Kung paanong, bakit bang parang ang pera ay lahat-lahat na lamang sa kanila. May mga taong tinutiyos ang kanilang mga iniidolo. Nandiyang tularan ang mga forma, ang pananamit, maging ang behavior ng mga ito. Nandiyang alam ang lahat ng detalye tungkol sa kanilang mga iniidolo. Pero kakaunti ang nalalaman tungkol kay Kristo. At wag ka! Pagdating ng pag-isimpa, abay, isang oras lang halos ang misa, inip na. Pero kapag pinapanood at pinapasa ang mga tungkol sa mga iniidolo nila, yung apat na oras sa pagtutok, abitin pa kahit bugto na ang mata. At ilang sa atin ngayon, ang parabang pinagpapalit ang mga turo at aral ni Kristo para lamang sa mga kandidato na alam naman nila na naninindigan sa hindi tama, sa kasinungalingan, sa iba. Huwag na natin pag-usapan yan. Ilang beses na rin ba akong naka-encounter ng taong nag-confide sa akin ng dahil iniwan ng asawa, either sa makabilang buhay o sa makabilang bahay, sa Diyos ay nagtatampo na. At huwag ka, papakamatay na. Come on. I mean, I understand the pain. I understand yung pangungulila. I understand the sadness. Pero bakit ka gagawa ng isang bagay na maglalayo sa'yo sa Panginoon? Kayong kahit sino, kahit anong mawala sa buhay mo, kayang punan ng Panginoon ang pangungulila mo. Pero kapag ang Diyos ang nawala sa'yo, hindi ito po pwedeng punan ng kahit sino o kahit ano. Hindi ko alam kung nagsimba dito si Nanay Mimi, yung nagkumaga, yun si Nanay Mimi, ang tagagawa ng napakasarap na butsi ng malolos. Anyway, nung mamatay ang kanyang asawa, si Tatay Goryo, naku, nag-alala kami. Akala namin maluloko ka. Kasi very close silang dalawa, laging magkasama, talaga namang araw-araw umiiyak siya. Pero ngayon, kahit pa paano, nakamove on na. Hindi dahil may naliligo ng iba. Hindi, yun. Hindi dahil sa kanyang pagdarasal, sa kanyang pag-isimba, at sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya, na expression din naman ng pagmamahal ng Diyos sa kanya at sa kanyang pamilya, Rausch. Brothers and sisters, narinig po natin sa ating binasa ng Ebanghelyo ang pahayag ng Panginoon tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Walang sino man ang pupwedeng magdikta at magsabi ng pag-ahari ng Diyos kung kailan at kung saan ito, kundi ang ating Panginoon Jesus sapagkat siya ay Diyos. Pero sabi niya ganito, walang sino mang nakakaalam, pero sa sino mang tao na tumutupad sa salita at sa mga turo ng Diyos, nagsisimula ng maghari ang Diyos. At pag sinabing pag-ahari ng Diyos, tandaan po natin na hindi lamang ito yung kabilang buhay, hindi lamang ito yung kalangitan, kundi yung pakiramdam niya. Yung kagalakan, kapayapaan, kakontentuhan, kapanatagan, kahit may mga problemang nararanasan. May dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Diyos na unahin muna natin siya bago ang iba. May dahilan kung bakit sinabi niya na ang sino mang magmahal sa iba nang higit sa kanya ay walang karapatan sa kanya. May dahilan kung bakit sa mga utos, una pa rin lagi ang pagmamahal sa Diyos. At may dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong mong pagkatao
na hindi naman din niya sinabi na ibigin mo rin ang iyong kapwa o anumang bagay sa mundong ito ng buong-buong kaluluwa, buong-buong pag-iisip, buong-buong lakas mo. Sa Diyos lamang niya sinabi ito. Para sa Diyos lamang niya sinabi ito. Sapagkat kung talagang mauuna ang Diyos sa ating buhay, kung talagang mamahalin natin ang Diyos, doon natin mas mararamdaman ang kapanatagan, ang kapayapaan at ang kaligayahan na lubos. Bagay na hindi natin pwedeng maramdaman sa mga tao, sa anuman o sa kung sino man. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand it fully. Every time you're lost, I